Guys, good morning. So today guys, i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng labong na may gata na lutong ilonggo. So I will gonna share you guys how I make it. Okay, let's go. These are the ingredients, guys. So, bumili na ako ng labong sa bote or sa lata. So, ipakita ko sa inyo. Eh, wala pala. So, pag may nahanap kayo sa supermarket na ganito, ito ang pinaka the best na labong kisa doon sa strip. One of the ingredients. And then, meron tayong saluyot. At saka, what do you call this one? Corn. Mas maganda kasi siya guys, ang corn na fresh. At saka meron din akong gata. And meron na tayong ibang ingredients. Meron tayong okra. Kasi, ano kasi siya guys, parang wala. Ito ang nagpapasarap kasi sa labong. And then, ito yung sahog natin. Meron tayong shrimp. So, pwede rin kayo maglagay ng isda or alimasag kung meron kayo kung ano ang available. Tal ko na siya guys sa lata, di ba? Or sa bote. So, yung gawin nyo na lang, hugasan nyo na lang siya. Hugasan natin. Hugasan lang natin po ulit-ulit para matanggal yung amoy niya. Kasi minsan merong mga ano na maamoy. Merong minsan na medyo maasim siya. Naglalagay yata sila ng suka. So, need natin hugasan. Pero depende rin sa inyo yan kung anong gusto nyo. Pero ako kasi gusto ko hugasan siya. Parang natural talaga siya na labong. Maglagay lang tayo ng tubig. Dahil ilalaga natin siya. Ayun lang guys, konti lang kasi ang gawin ko ay ilalaga ko muna siya. After pag kumulo na siya, saka ko naman siya i-drain. So, ilaga lang natin siya guys. First, wag muna natin lagyan ng asin ha. So, ganyan lang. Ilipat lang natin siya at pakuluan. So, pakuluan muna natin siya guys para matanggal yung kanyang amoy or kasi sa aming mga ilonggo, pinapakuluan muna namin siya kasi pag once na pinakuluan mo na siya, lalabas yung kulay niya. So ayaw namin na maging brown yung aming labong na may gata. Or kung fresh kasi siya, meron siyang bula. So tatanggalin natin yun. So yung gawin natin, pakuluan natin at saka i-drain. Na guys, tingnan niyo, 'di ba? Nag-iba yung kulay ng tubig. At saka guys, meron kasi sa aming dalawang klase ng kawayan. So pag kawayan talaga siya, hindi siya nagbabago yung ano, yung kulay. Pero yung isa, may tawag niya sa amin, pag once na pinakuluan mo siya, mapait din siya. Kaya kailangan pakuluan mo siya at i-drain uli. Saka, ganyan siya guys. So nakita nyo, nag-iba na yung ano niya, yung kulay ng tubig. At saka sa amin kasi guys, yung pagkawayan talaga siya, hindi nagbabago ang kulay. At saka okay yung sabaw niya. Pero yung isang klase ng kawayan sa amin, yung mabalahibo, yun siya. Pag once na nilaga mo, nag-iiba siya ang kulay, naging brown at saka mapait yung sabaw niya. So kailangan ilaga muna siya hanggang mawala yung pait or i-drain ang tubig bago siya lutuin. Bago siya lutuin. Ganon. Ito lang ang pagtanggal ng ano. Tanggalin niyo lang mga dahon kasi iwa-iwain natin mamaya. Sayang din kasi ko eh. Ganito na siya. Tira guys, kumulo na siya. I think okay na to. Tanggalin na natin siya sa apoy at i-drain. So, i-drain na natin siya guys. Linis. Be careful. Pag na-drain natin, lagyan natin ulit ng tubig. Ito na yung final natin na pakulo. Masarap talaga yan guys kasi ano, malutong siya. So ganyan lang yung tubig. Huwag nyo siyadong madamihan kasi pangit naman na puro sabaw na lang yung labong nyo. Magdagdag pa kayo mamaya ng gata. At saka saglit lang to siya tutuin guys. So yan, pakuloan natin ulit. Yan na yan guys. Pag kumulo na, saka natin idagdag yung ating mga sahog. So, tapos ko na siya guys, nahimay. Hugasan na lang natin siya. And then, slice natin siya mamaya para lumabas talaga yung kanyang dulas. Pinaka, ano niya dito. Parang madulas kasi siya to. Ito ang... Guys, make it sure na hugasan yung maigi. I-check maigi yung ating
ang inyong saluyod kasi minsan may mga oo dyan. So, ma-realize mo na lang yan, nandoon na nakalutang sa iyong niluluto. Yung next guys, yung mais. So, pwede naman kayong bumili pag wala kayong fresh na mais. Pwede naman kayong bumili ng sweet corn yung sa lata. Balata natin muna. Makita niya yung mga bula. Tanggalin natin yan. Wait, mainit. So, yan o. Tanggalin natin yan kasi yan siya ang mapait. Na natin yung ating mais. Hugasan lang natin siya kahit may cover. Hugasan lang natin siya uli at saka i-gad-gadin. So guys, ito lang. Ganito lang. Ganito lang ako mag-gad-gad ng fresh na mais. Diba? Ganito na siya. Pag napakuluan nyo na guys, meron naman kasing mabilis maluto. Pero ito, kasi luto na siya. So, pinakuluan ko lang siya ng mga 10 minutes. So, ano na siya kasi, pre-cook na siya, kaya pwede na to. Dagdag na natin yung ating mais. So, dagdag na natin yung ating mais. Ano na guys yung mais. Haluin lang natin at pakuluan uli hanggang maluto. Ito yung gata natin, powder yung ginamit ko kasi mas malinam namin yung powder kisa fresh dito. So, yung gawin ko ay hatiin ko na lang siya guys. And then, i-mix ko na lang siya sa warm water. So, kalahati guys. Kunabi lang natin siya sa tubig. Ganyan lang guys. Para lumang. Na yung, yung corn, pwede na natin idagdag yung ating shrimp. Mabilis lang naman to guys, maluto yung shrimp natin eh. And then, dag ng asin guys, di ba? Hindi tayo, pinakuluan ko siya, hindi tayo naglagay ng asin. Maglagay tayo ng asin, then, sa end na natin, timplahin. Yung ginamit kong labong ito, kung nasa abroad kayo, or dito kayo sa United Arab Emirates, hanapin yung ganitong brand, kasi maganda siya. Yan o, taas. Hindi sponsored to guys ha. So, hanapin nyo lang siya, makikita nyo siya sa Lulu supermarket at saka sa West Zone. Yun lang ang dalawang supermarket na nakita ko na may ganito. Pero hindi ko pa alam sa ibang mga Asian store. Ako na lang yung depende sa inyo kung gusto nyong slice. Pero maganda kasi pag na-slice siya kasi lalabas yung katas niya, yung madulas. So, ito na yung ilagay natin sa last before ng gato. Ito na guys, so ilagay na natin yung ating saluyot. So, ihalap nyo lang siya, guys. Diyan. At pakuluan dahil napakuluan na siya sa kalalabas yung kanyang katas yung flavor. Ayan, ihalap nyo lang maigi. Lagyan nyo siya ng crushed garlic pala kasi super bango ng labong nyo. Sabi guys, ang sarap ng labong natin. So, hindi kami gumagamit dito ng mga flavor enhancer. Asin lang talaga siya. So, asin lang talaga nilagay ko. At saka, yung nagpapalasa, lalo ito yung ating sahog na hipon. So, luto na yan guys. Luto na yung ating saluyot. So, idagdag na natin yung ating gata. So, sa end ko na guys, nilalagay yung ating gata dahil luto na yan siya eh. Hindi naman to siya fresh. Kahit sa fresh sa amin, yung ginagawa ko ay fresh. Hindi ko siya nilalaga kasi gusto ko matikman yung malinamnam. Tingnan nyo, ganyan siya pag may gata. Malapot siya at saka tingnan nyo yung texture ng sabaw.
Diba? Mamaya pa yan pag ano, lalabas yung sauce ng, o yung katas ng okra at saka saluyot. Sige. So, isa-serve na natin to guys sa ating mainit na rice.